buhat noon hanggang ngayon. Nanay tayo natin ang bagong Republika ng Pilipinas upang tunay, maging wagas, maging dalisay sa gitna ng kagutuman, sa gitna ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan may matamis, katulad ng itinuro ng ating mga bayani, kung niya ay magbubunga ng isang pag-asa at ng isang atahikain, pinagpakamatayan niya. Paparaan, isa yan sa nangingibabaw na katangian ni Jose P. Laurel, ang ikatlong pangulo ng Pilipinas. Iyan din marahil ang nagtulak upang questionin ng iba ang kanyang kakayahang patakbuhin ng Pilipinas sa gitna ng digmaan. Halos 80 taon mula nang siya'y manungkulan, patuloy pa rin inuusig ng pagdududa ang katapatan ni Laurel. Ang tanong, kanino nga ba tunay na nakalaan ang kanyang katapatan? Sa mga banyaga o sa sariling bayan? Pinanganak si Jose Laurel sa Tanawan, Batangas. Miyembro ng Malolos Congress ang kanyang ama. Kaya nang sumiklab ang Filipino-American War, isa ito sa mga dinakip at kinulong. Sa murang edad, namulat si Laurel sa kahalagahan ng nasyonalismo dahil sa naging kapalaran ng kanyang ama. So the young Jose P. Laurel was tasked with bringing food to his father. So nasa piitan yung tatay niya. So kita niya yung hirap, yung paghihirap, but yung tatay niya talagang hindi siya nagbaliktad o hindi siya nag-iba ng isip. He remained loyal to the Filipino cause. Kitang-kita ni Jose P. Laurel yung importansya ng nationalism, importansya na being pro-Filipino, at yung paghihirap no, na nadanas ng tatay niya. Nakapagtapos ng abugasya si Laurel sa prestihiyosong Harvard University at kabilang siya sa iilang Pilipinong nakapasa sa American at maging Philippine Bar Examinations. Kalaunay, bumalik siya ng bansa at nagsilbing abogado para sa ilang Hapones sa Pilipinas. Pero bago magsimula ang kanyang karera sa politika, iniwan niya ang lahat ng ito. Taong 1922, nagsilbi siyang ad interim undersecretary of the interior. Makalipas ang isang taon, itinilaga siya bilang pinakabatang Pilipinong kalihim nito. Pero di nagtagal ay napilitang umalis sa pwesto dahil sa katiwalian umano ng isang Amerikanong detective. Laurel was looking at it in terms of maski Pilipino ka, maski Amerikano, basta pag nagkaroon ka ng krimen, you should be charged, you should be expelled from the service. Sabi niya, kung hindi ako pakikinggan ng Governor General, aalis na lang ako. So he left the government. Pagkaalis sa gobyerno, nagpraktis si Laurel ng abugasya. Taong 1925, bumalik at naluklok bilang senador. Naging bahagi rin siya ng Constitutional Convention noong 1935 na nagbigay daan sa 1935 Constitution na hakbang bilang paghahanda para sa kasarinlan ng Pilipinas. Taong 1936, nanilbihan din siya bilang Associate Justice ng Supreme Court. One can say na Laurel was one of the very few people, maybe even the only one, who served in all three branches of government. Naging isa si Laurel sa mga opisyalis ni Pangulong Manuel Quezon na nooy pinuno ng Philippine Commonwealth. Ang focus ng pamahalaang ito ay ang paghahanda para sa napipintong paglayan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Amerikano. Mangyayari lamang yan oras na matapos ang 10-year transition period na bahagi ng ipinangako ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Pero ang dapat sana ay abot kamay na kasarinlan ng Pilipinas, tila naging bato pa nang sakupin ng Japan ang bansa. December 7, 1941, sorpresang inatake ng Japan ang Pearl Harbor, ang naval base ng mga Amerikano. Hudyat ito ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig o digmaang Pasipiko sa Asya. Japan was facing very severe economic crisis and yung solution nila para ma-solution yung economic problema nila was to invade China. This was also the same time sa Europe. Lumabas si Mussolini sa Italy, so lumabas si Hitler sa Germany. So it was a period of militarism, it was a period of fascism. Bagamat naghanda ang mga Pilipino at Amerikano para sa giyera, hindi pa rin ito naging sapat nang sakupin tayo ng Japan. We did not think that they would be strong. Kala natin, kayang-kaya natin sila. Dahil dito, napilitang lumikas si Quezon. Noong napilitan ano, na lumikas patungo ng korehidor, ano, sina Quezon, Osmeña, MacArthur, si Quezon ay nagko-contemplate na kung sino no, ang mga
kakatiwalaan na opisyales ano, ng gobyerno na kanyang maaari na iwan ano, dito sa Pilipinas. Napagpasahan niya ano, na iwan si Laurel. Sinakop ng Hapon ang Pilipinas sa pagtatangkang kunin ang ating mga likas na kayamanan. Dilingid sa kanilang kaalaman ang kahilingan nating kalayaan. Upang makuha nila ang katapatan ng mga Pilipino, may inalok sila na tila di natin kayang tanggihan. Kagaya ng mga Amerikano, ang mga Hapones ay gumamit ng retorika. Ang retorika ng Asya para sa mga Asyano. At syempre pa, by extension, ano, ang Pilipinas para sa mga Pilipino. Maghihintay pa ba kayo ng ilang taon pa? Samantalang kami ay narito at handa na magbigay ng kalayaan ano, para sa inyo. So, bahagi yan ano, noong kanilang plano na ialok ano, yung agaran na kalayaan para sa Pilipinas. Hindi malinaw sa mga Pilipino ang mga kondisyon ng mga Hapones bilang kapalit sa nakasisilaw na alok. Pero ang tiyak sa mga Hapones, nais nilang unahan ang mga Amerikano sa pagbibigay ng ating kalayaan. Nang makapasok sa Maynila ang mga Hapon noong Enero 1942, bumuo sila ng isang military government na tinatawag na Philippine Executive Commission na layong sundin ang mga utos ng Japan. Si Laurel ang itinalagang Secretary of Justice. At yung kanilang mga aksyon ay binabantayan ano, ng mga Hapones. So, malinaw na merong pagtatangka ano, na ayusin ano, yung sistema ng pamamahala na mismong ang nakaupo ano, ay mga Pilipino. Dahil sa ipinangakong kasarinlan ni Prime Minister Hideki Tojo, pinaghandaan ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng partidong politikal na tinawag na Kalibapi o Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas. Itinatag din ang Preparatory Commission for Philippine Independence para sa bagong konstitusyon kung saan si Laurel mismo ang napisil na mamuno. Gusto ng Hapon na very makahapon yung constitution, give all the privileges to the Japanese. Pero Laurel tried to make sure that the constitution was limited, na hindi ganun kalakas yung Hapon. September 1943, niratipikahan ng Kalibapi ang 1943 Constitution at hinalal ng mga miyembro ng partido si Laurel bilang pinuno ng National Assembly. Ngunit, magiging epektibo lamang ang naturang konstitusyon hanggang matapos ang digmaan. Ang tanong ng marami, tunay nga ba siyang nanumpa ng katapatan sa mga Hapon? He never took an oath of allegiance to the Japanese. Malinaw yun. Wala tayong mababasa, masusumpungan ano, na anumang batis na magsasabi na siya ay nanumpa ng katapatan. Ano. Katunayan, lakas loob daw na sinuway ni Laurel ang mga Hapones, gaya na lang ng utos na pagdedeklara ng gyera sa mga Amerikano. Prime Minister Tojo said, "We expect you to declare war on the United States." Sabi niya kay Tojo na diretsohan talaga. Sabi niya, "We cannot declare war on the United States because we, although we are on the wrong side now, the Americans have not done anything wrong to us. Secondly," sabi niya, "hindi ako popular na presidente. Even if I declare war, walang susunod sa akin." Ilang beses itong pinilit na ipinagpaliban ni Laurel hanggang sa nauwi siya sa desisyon na magdeklara ng state of war. Magkaiba yung esensya ng deklarasyon ng digmaan at deklarasyon na nasa estado tayo ng digmaan. So sa Ingles, ano, yung gusto ng mga Hapones was for Laurel to declare war against the United States, okay, which he never did, ano. But later on, ay napilitan siyang gawin ito, and what he declared was a state of war. Patunay raw ito na di madaling mamanipula si Laurel dahil ginagamitan niya ito ng strategiya at diplomasya ang kanyang paraan upang mapanatili ang balansing pakikitungo sa mga Hapones, Pilipino at Amerikano. Matapos ratipikahan ng Kalibapi ang 1943 Constitution noong September 1943, isang buwan lang ang nakalilipas, ginawad na sa atin ang kasarinlan at nanumpa si Laurel bilang pangulo ng ikalawang republika ng Pilipinas na itinuturing na puppet government. Hindi siya puppet president, period. The Japanese could not control him. So I think it's a very big injustice na
sinasabi ng mga textbooks na puppet government o puppet si Laurel. He was definitely never a puppet. Meron siyang sariling isip. And his government was not puppet government. Hindi naging madali ang pamumuno ni Laurel dahil naging problema niya ang kakulangan sa pagkain ng mga Pilipino. Dahil patuloy na kinukuha ng mga Hapones ang supply natin ng pagkain, ang solusyon ni Laurel ay bumuo ng sariling food administration. Ginawa niya ang bigas ng bayan o biba para lang sa mga Pilipino. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng kauna-unahang science conference sa Pilipinas upang matugunan ang kakulangan sa pagkain at medisina ng bansa. Kung sana tinuloy ito after the war, we would have become more self-sufficient in science, research. Maliban sa mga bakanting lupa sa mga probinsya, ginawa niyang taniman ng mga gulay ang lupa ng Luneta at Malacanang. Nagkaroon din tayo ng problema sa inflation dala ng Mickey Mouse money na uri ng salapi ng Japan. At para matugunan ito, naisipan ni Laurel na gumawa ng sarili nating pera. So he sent his top economic advisors and financial advisors to Tokyo and they began talking, take back, kunin niyo lahat ng Mickey Mouse money na ito. This is not our money. We will make our own money. Nag-design talaga sila ng pera. At yung perang ito ay wikang Pilipino lahat. Ilan din sa naging legasiya niya pagdating sa ekonomiya ay ang Central Bank at Social Security System o SSS. Sa edukasyon naman, isinulong niya ang masinsinang pag-aaral sa kasaysayan ng Asya at paggamit ng wikang Filipino. Pero sa kabila ng kanyang magagandang nagawa sa gitna ng sigalot, di pa rin niya naiwasan ang mga kritisismo laban sa kanya. Taong 1946, bumalik ang Commonwealth sa Pilipinas na pinamunuan ni Sergio Osmeña. Sa panahong ito, inakusahan ng mga Amerikano si Laurel na war collaborator o traitor. At upang makabangon muli ang Pilipinas mula sa epekto ng digmaan, nag-alok ang Amerika ng suporta sa rehabilitasyon kung lilitisin sa korte ang mga collaborator o mano sa ilalim ng puppet government ng kasong treason. Ito ay nagresulta sa pagbuo ng isang special no na korte, ang tinatawag na People's Court. So lahat ng mga ito ay sinampahan ng kaso dito sa People's Court. Well, si Laurel pagbalik niya no rito sa Pilipinas ay na-indict no doon sa People's Court no na noon ay pinamunuan ni Tanyada. Pero nang maluklok si Manuel Rojas taong 1948, nagpasya siyang magdeklara ng amnestia o ipawalang sala ang mga umano'y collaborator gaya ni Laurel. So, after nag-drop na itong collaboration charges sa kanya, in 1949 nagkaroon ng presidential elections. Tumakbo siya bilang presidente. And in the end, natalo siya. But hindi natalo siya not so much because of a fair fight. Maraming claims of irregularities. Taong 1951, sinubukan niyang tumakbo sa pagka-senador. He got the largest number of votes over anybody else as of that time. Talagang landslide yung panalo niya. So it showed na the people respected him. They did not consider him a traitor and that they felt that he had only the Philippine interests. Marahil, ang pagsunod ni Laurel sa mga Hapones sa gitna ng krisis na dulot ng World War II ang tanging paraan niya para protektahan ang mga Pilipino mula sa panganib. Puppet man sa tingin ng iba, pero ang mga naging desisyon niya ang naging susi para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Ako si Gail Cayetano, I Stand for Truth.